At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ay, magandang araw sa inyo, mga kapwa kong opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa plano nila kagawad Asyaw na magpatayo ng punerarya dito sa ating barangay. Ay, kung ganun, Kap. Yung pinapatayong kusali doon sa tabi ng bahay ni kagawad na doon, ay punerarya pala? Ay, Kwan. Oo. Oo. Punerarya yun. Kaya pag-uusapan natin kung paano natin hahandagan ang plano nilang pagpapatayo ng punerarya. Ay, sila kagawa na siya. At kagawa na daw, dumating. Ay, tutula ko dyan. Nakaw. Tutula ko dyan. Kagawa na siya. Anong tinututulan mo? Anong tinututulan mo? Anong tinututulan mo? Samantalang kami ang tumututulan sa plano nilang pagpapatayo ng punerarya. Ano? Tututulan ninyo? Samantalang maganda kapag may punerarya dito sa atin. Anong ikakaganda ng sinasabi mo na may punerarya dito? Matatakot ang mga kabarangay natin. Kaya nagsisisyon kami ngayon dahil tututulan namin ang pagpapatayo ninyo ng punerarya na yan. Hindi kami papayag. Kung ipipilit mo, makikita mo ang hinahanap mo. Ano? Tinatakot mo ba kami? Kahit anong gawin mo, Karyong, hindi mo na kami mapipigilan sa pagpapatayo namin ng punerarya dahil naumpisa na at wala nang makakapigil pa sa amin. Sige. Titignan natin kung anong mangyayari. Ang gabang mo. Sige. Subukan natin. Kung itutuloy mo, may kalalagyan kayo. Karyong! Ayun, Veronica, walang nagawa si Kagawad Asyong. Tutul kaming lahat na Kagawad, maliban kay Kagawad Dong. Natural! Napapanigan ni Kagawad Adong si Kagawad Asyong dahil partner in crime silang dalawa. Mabuti na lang at hindi pinayagan ni Kapitan ang pagpapatay nila ng negosyong yan. Talagang nakakatakot eh. Tapos siguradong doon na rin sila pag-iimbala sa buo ng mga bangkay. Oo, marami pa silang dadaanan bago makapagpatayo ng punerarya. Tulad ng business permit, siguradong hindi makakakuha dahil tutol si Kapitan at mga kapanalig niyang kagawad. At isa pa, siguradong hindi bibigyan ni Mayor ng permit dahil kakausapin na rin ni Mayor Agaton para mahadlangan. Kaya ka, nagka-problema na naman tuloy si Kapitan. Oo nga eh. Kaya, nag-aalala naman ako, Kagawad Gusting. Baka biglang ma-atake na naman. Ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Dahil alam mo naman na mahal na mahal ko siya. Hayan, nilumabas din sa bibig mo ang totoo. Ha? Talagang in love ka kay Kapitan, ano? Ha? Hindi ah! May asawa na ako! Maiinlove pa ako! No way! Nako, Veronica! Napakasinungaling mo naman! Huling-huli ka na nga! Pinagkakailabo pa! Huwag na nating pag-usapan yan, Kagawad! Baka may tik-tik na naman si Kagawad Asyong. Ipagkakalat na naman nila at ipopos pa sa social media! Dumating na ang mga bisita nila, Karyong.
ang daming sasakyan sa harap ng barangay hall. Marami rin mga indigent na inimbitahan. Bibigyan daw sila ng pagkain. Ah, siguradong babanguna naman ang pangalan ni Karyong nito. At hindi ako makapapayag. Kailangang masira ko ang pangalan niya. Pero, ano kaya ang gagawin ko? Ano? Ah, teka. Ha, ganito na lang. Tama, may naisip akong paraan para masabotahi ang programa nila. At sa naisipan kong ito, tiyak, masisira ang pangalan ni Karyong. Pupuntahan ko agad si Parya daw para maisagawa ka agad ang naisipan kong ito. Hello, Nachong. Ay, boy! Oh, ikaw pala. Bakit? Anong kailangan mo? Ha? Wala ka bang ipag-uuto sa amin ni Bonjeng? Ha? Hindi mo ba kami uutusan na pumunta kay Kagawad Adong? Kwan, hindi na. At saka wala na akong ibibigay na bayad sa inyo dahil nagpapatayo kami ng gusali para sa negosyo namin. Naku, sayang. Kala ko utusan mo kami dahil wala na kaming pambili ng bigas. Ang mabuti pa, boy, si Buyas, pumunta kayo ng lihim sa malapit sa barangay hall. Mag-spy kayo. Kung may ma-i-report kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pera. Oh, sige na. Kilos na! Ayan, tapos na ang okasyon. Eh, masayang-masaya ang mga panauhin natin. Oh, Cap. Eh, pero nagmamadali sila. Hindi na sila kumain. Oo nga eh. Sabi nila may ibang barangay pa silang pupuntahan, Cap. Eh, oo. Ayan, napasaya na naman natin ang ating mga kabarangay na indigent. Nakakain ba silang lahat? Oo naman, Cap. Maraming nagdala ng pagkain. Oo, Cap. Ang lalaki ng dala nilang plastic bag. Ala, sarun yan. Nakaugalian na yata dito sa atin yan eh. Na kapag may okasyon, may nagdadala ng malaking plastic bag. Oo nga eh. Pero hindi rin natin sila masisisi. Ang mga kabarangay nating mahihirap lang ang buhay. Talagang iniisip nila ay yung maiiwi nila para sa kanilang pamilya. Tulungan nyo kami! Ha? Tulungan nyo kami sa ospital, aray! Ano yun, Kat? Ano yun, parang may nabimilipit sa sikat. Pagkatignan nga sa bintana. Lumabas kayo! Tulungan natin ang mga indigent na dalason para sa pagkain! Kap, ang mga indigent! Nabimilipit sila sa sakit lang dyan! Naku, parang may nalason sila! Kap, nalason sila sa pinakain natin! Delikado ito! Baka kami mamatay sa kanila! Paano nangyari yan? Paano? Aray ko, ay tulungan nyo kami. Isugod nyo kami sa ospital. Aray! Ah, pati siyempre nga, Binito at si Paseng, ngayon sila, oh. Hawak-hawak ng tiyan nila. Naku, patay. Eh kung ganon, nalason sila sa ibinigay nating pagkain. Eh naku, malaking problema na naman nito. Pare Azio, nga buksan mo itong pinto, ha? May ibabalita ako sa iyo, ha? Sandali lang, pare. Nandiyan na.
Nako, buti naman natadaan kita rito sa bahay mo, pare. May babalita ako sa iyo na tiyak na ikakatuwa mo. Ay, nako. Hindi lang akong matutuwa dyan sa ibabalita mo, pare. Kung hindi pati ikaw. Teka, parang alam mo na yata ang ibabalita ko sa iyo. Ay, oo naman, pare. Hindi ba tungkol sa mga kabarangay nating isinugod sa ospital? Ah, yung sasabihin mo sa akin? Oh, hindi ba yun, pare? Alam mo na pala, pare. Oo, yan ang ibabalita ko sa iyo. Eh, pero alam mo na pala? Oo, pare. Alam ko na. Kanina pa. Tagumpay tayo, pare. Sige, pumasok ka na at maupo ka. Dahil magdiriwang tayo. Dahil sa tagumpay na ito, pare. Pasok. Iwan mo yung chinilas, pare. Iwan mo. Sige. Diyan sa labas. Ayan. Iniwan ko. Ayan, pare. Nagtagumpay tayo sa ating plano. Ang daming sinugod sa ospital kahapon dahil sumakit ang mga chinila. Problema ngayon ni Karyong. Yung mga na-ospital, panigurado, madidiin siya nito. Dahil lahat ng nakakain sa ihinanda nila, sumakit ang tiyan. Oo, pare. Ay, malaking problema ni Karyong ito. Viral ngayon sa social media ang pangyayaring yun. Sinisisi nila si Kapitan. Oo, pare. Nabasa ko nga yung komento ng iba na galit na galit sa kanya yung iba. Minumura pa siya. kung gano'n, sira na ang pangalan niya, pare. Sirang-sira na. Teka, tatawagan ko si...